Tikman na natin ang ating bell pepper. Tapos yung buto nito, kailangan para natin siyang itanin. Ipon lang din natin ulit para meron siyang kapalit. Pang magbiyak. Ayan! Ang dami niyang buto. So, pwede pa rin natin itong itanim. Ayan. So, kailangan natin ipunin natin yung mga buto na ito. Baka tayo nang lagayan nito. Ito yung buto niya! Ayan! Ayan, ang dami na nito kapag pinunla natin ito. Nako, napakaraming sili na naman sa susunod. Ayan. So, mataas na yung mga, mataas na ang araw, kaya parang nasisilaw ako dito sa camera. Kinanghanin na tayo ng gising. Pero ang ulan na masyadong vegetable dito sa rooftop garden ko kasi kailangan magtanim ulit ng panibagong okra. Kasi yung mga bago kong okra ang tinanim na nalanta sila nung bagyo. At saka yung upo, nalanta din. At saka yung mga pinunla ko na peklay, mustasa, sila, nalanta. Nalunod sa tubig, kumbaga. Eh, hindi ko naman na sila mabiguma. May baba dahil masyadong mabigat yung lagayan. So, ayun, magkakanin na lang tayo ulit. Pero meron ako nga, no, mga naipon lang. At nakaligtas din sila yung mga bell pepper yung mga siling labuyo. So ayan sila, di ba yan? Ayan mga bago kong siling labuyo. So kailangan tanim ng tanim para pagdating ng panahon, meron tayong anihin at meron tayong kakainin, gugulayin. Ayan. So ito na mga friends, dito natin ilalagay yung buto. So mga friends, dito natin ilalagay yung buto ng silid. Para maarawan siya ng sinilang araw at maitanim natin ulit. So ito mga friends, natanggalan natin ng buto. Ayan. So titikman na natin ngayon. Titikman natin ngayon kung anong lasa. Manutong, juicy, masabaw. Grabe ah. Masabaw siya, promise you. Ayan mo. Ayan tayo. Manutong siya. Dima, tingnan nyo ah. Fresh na, fresh na fresh talaga siya. Ayan ah. Sarap. Ito na yung bunga ng kasipagan natin. Nakakakuha tayo ng fresh na gulay. Gulay ba ito? Putas. Ah, whatever na lang. Sarap siya. Juicy siya. Yummy. Yummy. Masarap kahit walang sauce. Sa ating pananim. Sarap. Ayan. Sarap. Sarap pa. Marami pa tayong kakainin. Wow! Sana all! Sarap to.
mga vitamins ito. Ito ay vitamin C rin ito, vitamin C. So, maganda to sa ating katawan, sa ating kalusugan. Ah. Yummy. Kaibigan, diba? First time ko magtanim ng bell pepper. Simana ko umpisa nung itong quarantine na ito. Ayun. Natuto na ako magtanim na magtanim. Nasa ibaba namin. Hanggang dito sa taas. Ha, sa baba namin. Nasa ibaba, marami ding sili. Maraming kangkong. Maraming tarbos ng kamote. Maraming alubate. Ha, meron kaming pang araw-araw. So, medyo nakakatipid naman. So, kailangan magtanim tayo para makatipid. Kung marami naman kayong espasyo dyan na pwedeng magtaniman, pwedeng pagtaniman ng mga gulay-gulay. So, try nyo lang para kunting tipid sa ano, budget natin. O, diba? Fresh na fresh pa. Organic. Organic na organic pa ang ating kakainin. Hindi sa kolesterol. Ayan. So, kailangan damihan natin ng bell pepper ulit. Susunod. Kasi, ayan, may mga hinog na. Maraming buto yan. Naku! Siguro yung mga buto nito. Kung itatanim natin na ito, mga sa isang hektarya na ang matataniman nito, ano? So mga friends, subukan natin kumain ng green naman. Kanina kumain tayo ng hinog. So, kuha tayo ng green. Yung green na green ba? Yan. Ayun ba? Ito na lang. Ito. Kainin natin ito. Ano kaya ang lasa? So, hugasan natin yung ating green na sili. So, ayan friends. Hugas na yung ating green na sili. Ayan. So, kainin natin. Hindi ito pwedeng itanim eh. Kasi ilaw pa siya kumbaga. Oh, mas lalong malutong pala ito. Nabiyak na kaagad siya. Ayan o. Nabali agad. So, yung green na ito, so hindi siya pwedeng itanim. Dahil hilaw pa siguro siya eh. So, tinan natin yung green. Kung sino ang mas juicy, yung green kaya yung hinog. Yeah. So, tingnan natin. Juicy siya. Juicy siya. Pero, mas, juicy rin siya. Juicy siya. Pareho lang na juicy. Pero mas masarap yung hinog. Ito, matabang. Matabang na parang minum ka ng mineral water. Parang ganun. Pero yung hinog, yun. Masarap. May lasa. Ito, lasang sili lang. Wala lang. Okay lang din. Masarap po na ilagay sa lulutuin nating apritada, caldereta. Diba?
ano pa yung mga ibang mga may salsa sa lasan dyan na pwedeng lagyan ng bell pepper sa chapsoy. Ayan, kung natin inaharo sa chapsoy din ito. Okay lang tayo ah. Fresh na fresh. Naturo to yung laway ko. Lulaway. Ayan. Sarap. Marami siyang buto. So, yung buto natin, buto niya, ingay ko sa lang. Yan, sa pinanggalingan ng okra, ng sako. Try lang natin kung tutubo siya. Pero hinug, hindi pa siya hinog eh. Try lang. So ayun, naubusan natin. Ito na lang natitira. Pero mas masarap talaga yung hinog. So gusto ko pang kumain ng hinog. So hugasan natin ulit. Isa pa. Malambot na siya, mga friendship. Ayan, o. Oh. Ayan. So, kainin natin ulit. Ayan. Mukbang ng bell pepper. So, ito na, mga friends. Yung buto niya, ayun. Yung bell pepper natin na pangalawang kakainin natin. Ayan ang mga buto. Oh. Ang ganda ng likod. Ayan. Ayan. Ang ganda. So, kainin natin ulit. Yung buto niya, ilagay natin dito. So, ito na. Natanggal na yung buto niya. So, kain tayo ulit, mga friends. Wow! Sarap. Sarap. Hinog na siya. So, kapag hinog na pala, hindi na siya ganun ka-crunchy. Oo. Kurang-kurang na kasi siya. Saka malambot na siya. Pero juicy siya, juicy. Mas malasa siya. Pero hindi siya ganun sa crunchy. Ngayon, yung matamtaman na hinog, ayun, crunchy siya. Tapos yung green na green, crunchy na crunchy siya. Pero matabang. Wala pang lasa. Ito, malasa. Malasang malasa. Mga pa sa'yo kaya sa sarap. Mga pa sa'yo kaya ang tugtog. Patinanin ko. Wow! Sana all! Masarap. Ayun na yung araw. Mataas na yung araw. So, yung araw tamang tumatama sa aking mukha. So, ayan mga friends. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsasawa sa panonood sa akin. Kain ng ganito lang yung mga video-video ko. Char-char lang. Ayan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga naitatanim ko dito sa rooftop garden ko. Alam niyo naman, first timer ako magtanim ng mga ganitong mga gulay. So, sana
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, subscribe na kung gusto nyo makita pa yung mga susunod ko pang mga video at mga susunod ko pang mga tanim. At kalimbangin nyo na rin ako para updated kayo sa lahat ng mga i-upload kong video. O, diba? So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye! Always take care!